Sa December 5 o 6, inaasahang ilalabas na ng DOLE ang OFW IDs o yung iDOLE system. Sa pamamagitan nito, mapapabilis at isahan na lang ang pagproseso sa mga dokumento mula sa POEA at OWA. Magsisilbi rin itong Overseas Employment Certificate na manggagawa bago makaalis ng bansa. Pag nabigyan ka ng OFW ID, ibig sabihin may OEC ka na. Kahit wala ka na ng OEC, makikita na sa Bureau of Immigration yon, tsaka sa POEA. Pinag-aaralan na rin daw ng DOLE at DFA ang sharing agreement ng mga datasets information ng OFW sa DOLE at DFA. We will make sure na yung mag-a-apply ng OFW ID is the same person na nabigyan natin ng passport. Para makakuha ng ID, mag-apply lang online at sa tanong kung may bayad ito. Depending on the type of workers, no? Siyempre, all workers are free to, no? Pero somebody has to shoulder expenses. Sa balik manggagawa, probably it will be the OWA. Ang inaasahang paglabas ng OFW ID's timing para sa inaasahang pagbubukas ng mahigit 100,000 trabaho sa Japan. Napirmahan na kasi ang Memorandum of Understanding ng Pilipinas at Japan sa ilalim ng Technical Intern Training Program. Bukod pa ito sa mga medical workers gaya ng nurses, ilan sa mga naghahanda na mag-apply dito ang welder na si Mar. Napakahalaga ng mag-Japan kasi hindi kaya ng Pilipinas na mag-ano ng trabaho na yung bang mataas, kulang yung sweldo. Tungkol sa sweldo kasi yung pag-uusapan. JP Soriano, nakatutok 24 oras,